Hey, what's up mga kabayan? Welcome back sa ating panibagong video. And this is Ilonggo Bisdak in Europe. Magalagala na naman, palakad-lakad na naman tayo. Exercise na to mga kabayan. Kasi meron kaming beach dito na hindi pa napuntahan dito sa island. So pupuntahan namin ngayon. Tagal-tagal ko na dito sa island pero hindi ko pa napuntahan. Ito yun yung view. And so maroonin nyo dito, puro hampas ng ano, ng alon. So meron sila rent a boat. Ano mga kabayan, pag summer season dito, sobrang daming tao dyan. Nakabilad pati doon sa mga yan sa gilid. So yan yung hotel. Yan yung hotel ng Aurora. Yan ang trabaho yung ibang kabayan natin. Yung so, ibang kabayan naman din. Ang hotel ko naman doon sa kabila. Pakita ko sa inyo mamaya. Kaya pag na-assign kayo dito sa mga island mga kabayan, I-prepare nyo yung sarili nyo na maging homesick. Kasi malayo sa city to. Wala nang turista. Kayo na lang maiwan. Yung ka ito ang katuwaan lang ninyo o kalibangan niyo dito is ito, pag-vlog, video, picture, lakad-lakad. So yun lang yung mano niyo dito sa pag na-assign kayo sa mga island. Kaya sa mga nagbabalak talaga pumunta, maswerte kayo kung ma-assign kayo sa Sinter o sa Zagreb, sa city. If ma-assign kayo dito sa island, o dapat prepared kayo sa sarili nyo na lagi kayo mag-isa. Di ba? So kagandahan naman dito is yun nga, sinasabi ko, matipid. So libre naman lahat. Yun lang may nahabol natin dito eh. Diba? So ayan. So nakadikit lang yung hotel namin ng ano dyan. Yung isang hotel na yan, Aurora. So, yung hotel ko naman doon, Vespera. Yun. Ayun, maganda dito mga kabayan. So ngayon nga, ang dagat nila dito is hindi siya yung sinasabi natin kay sa atin na may white sand, di ba? May mga buhang-buhang dito mga kabayan, bato yan. Ganyan lang yung alon kasi pag winter kasi mahangin, no? So malaki yung alon. Pero pag summer season mga kabayan, medyo mababa pa yan. Mumababa pa yun siya, medyo mumabababa pa yung tubig dyan. So hindi ka ganyang kalakas, so marami naliligo dyan. Nakabayan. So ayun, kung makita nyo sa dulo, ayan. Yun yung hotel na pinatatrabawaan ko, so makita nyo nga sa harap. Medyo ano ngayon, medyo masama yung panahon. Kaya si winter nga, medyo maulan-ulan. So walang snow dito sa ano, sa island, puro ano lang dito. Puro ulan. Yung mga na yung panahon. So, sabi ko maglakad-lakad kami. Ayan, samahan nyo kami. Sarap maglakad-lakad ngayon mga kabayan. Alam pa ganito, malamig. Huh? Mapapawisan ka din naman kasi layak na lalakarin nyo. Ayan, sa mga nagbabalak dyan pumunta, ito yung makikita ninyo dito. Ito yung mga expectation ninyo ba kung nasa island kayo o sa seaside kayo ma-assign. Ito kasing mali mga kabayan, kita talaga ng dagat to. Hindi kagaya ng Rijeka, Split, Zadar. Kasi yun mga ano yun, yung mga sa gilid ng ano talaga, yung mga seaside yun. Kumbaga mga bundok ng kaano yung mga bundok na yung mga kasunod nun. Dito punta kami dyan sa Burik. Kaya kung makita nyo yun, Burik. Ang ganda. Lalo yung alon dito, malakas. So pag ganun naman, summer season, ang ganda dito eh. Doon banda mainit na area eh.
dito sa amin sa island ng ilan-ilan talaga. So, sobrang dito, sobrang maganda yung nung vibes ng isla. Yung baga, bro, kahit mag-isa ka lang, sabihin natin ma-homesick ka, yung marinig mo lang yung hampas ng dagat, ng alon, ang mawala yung problema mo. Kasi pag nandun ka naman sa city, mga kabayan, problemado ka na talaga. Halo pag wala ka ng pera, problemado ka na pag nasa city ka. So, ayan, yan yung hotel ko, mga kabayan, na tinatrabawaan. Ang laki niyan, mga kabayan, nakaka-occupy dyan na 1,500 na guest. Nakita niyo yun, taas na yan. Parang ano, parang barko. Sobrang laki. Pupunta kami dun sa Burik. Nakita niyo. Ano, parang naiikot na namin tong isla na to, mga kabayan eh. Yan sa mga nagtatanong pala sa akin, kung bakit wala akong pasok, wala akong duty, mga kabayan. Dito kasi sa company na pinapatrabahoan ko, mga kabayan, eh may oras akong natitira. Kumbaga yung overtime ko nung summer season, yun yung ginagamit ko ngayon, kaya wala akong pasok. So yung oras ko sa hotel o company na pinasokan ko is umabot siya ng 400 hours. So yung oras na yung ginagamit ko yon ngayon na kaya wala akong pasok, mga kabayan. Kahit di ako papasok, nakaka-receive pa rin ako ng sahod. Nakaka-receive pa rin ako ng sahod kasi nga may oras akong nakuha nung summer season. So kaya marami nagtatanong, ah putra dyan, wala ka pa rin. So ayun na, mga kabayan, may oras ako na 400 plus hours dito, kaya wala akong pasok, mga kabayan. Pero may bukas kaming hotel dito na minsan tinatawagan ako para pumasok, no, mag-on call kung kailangan nilang tao, pumapasok ako. It's on December pa or January. Pero kasi may, sa December may guest din kami, group guest. So kailangan ko din pumasok. So tatawagan na naman kami para mabalik. So ayan, hotel sa taas, mga kabayan. Sobrang haba niyan, kung nakita nyo, mula dyan, yan sa dulo hanggang dun. Sobrang haba. Kasi ano yan, family hotel. Ayan. Ay, sa mga nagtatanong, ayan. Huwag kayong mag-alala. Bayad ako kahit wala akong trabaho, mga kabayan, sa company ko. So yun yung pinakamaganda. Kasi pag direct ka talaga dito, at least binabayaran ka ng company, no, mga kabayan. Kasi dito sa Europe, mga kabayan, walang gratuity dito. Kumbaga overtime pay dito eh, no. So at saka good news pa, mga kabayan, kasi meron kaming mga bonus makukuha pag direct ka sa company. May bonuses ka, meron kang 13 month, meron kang voucher, mga kabayan, na magagamit mo. Magagamit mo siya pang for groceries, mga kabayan. So malaking halaga din yon yung makukuha namin ngayon this December. Basta maraming ano, mga kabayan, benefits makukuha sa company. So kaya nagstay ako. Eh kung sa Zagreb ako, mga kabayan, under ako ng agency, bihira lang talaga yung may mga bonus na ganyan. Kalaki, mga kabayan. So at least dito libre na pagkain, nakakatipid ka talaga dito sa isla. Kaya paswerte-swerte nga, yung sinasabi ko, paswerte-swerte lang talaga. Kung gagalingan nyo sa trabaho, eh di absorb kayo ng company, di mas maganda, mga kabayan, di ba? So nandito na kami sa Burik. So ito yung view sa Burik, mga kabayan. Ano kasi yung Burik, parang ano siya ba, Presto. Ayan yung Burik. So ito yung ano ng Burik. Sobrang ganda dito, mga kabayan. Diba? So dito, dito mga bangko yan dati dyan, mga kabayan. So wala na kasi, na-close na tong Burik. Ayan, so ganda, mga kabayan. Oh, medyo masama lang yung panahon. Maganda dito, mga kabayan, pag ano, pag sunset din. Maganda dito. Maganda. So yung dulo niyan, mga kabayan, nilalakad lang din naman nila yan sa dulo. Pag gusto mong maglakad-lakad, no?
napakaganda dito. Kasi nasa isla talaga. Yung mga ano yun sa kabila, mga ibang isla naman yun. So ito yung burik. Ito yung burik, mga kabayan. Ano yun, tawag dito. Ito yung ano dito, mga kabayan. May naka-duty pa dyan, o baga. Maganda dyan yung may Pilipino dyan naka-duty dati. Diba? Sobrang ganda pag maglakad-lakad lang, mga kabayan. Ano sila po? Tuwa, oh. Mga kabayan, puro ano, ganito yung dagat nila dito, ganito yung beach nila. Hinubog na ng dagat yung ano, ampas ng alon kong mga ano dito, mga shape ng mga bato ba? Diba?